Magandang araw mga ka-ube. So kita nyo naman, wala na yung aking ninja. Napalitan na ng CB650. Wow! Ganda ng panahon. Medyo nagait na ako ng gising para sa ride. Mas masarap sana mag-ride pag maagang maaga pa magamig. Pero sakto lang, di pa naman ganun kainitan. Dahil alas 8 pa lang. Kung tatanong nyo saan ako papunta, well, papunta lang ako sa Bagak, Bataan. Hindi ko pa ganun kagamay ito eh, kaya itatakay ko sa mga twisties, sa mga kurbada. Dahil di ko pa siya ganun kagamay, kaya kagaya niya no, nag-aalangan pa ako. Di kagaya nung ninja na pag hiniga ako, konting kembot lang, talagang sumusunod. Eto hindi eh, medyo pumapagag pagdating ng kurbada. Well, anyway, kung nakikita niyo sa title, paano nga ba ma-unleash ng blacklist ang kanilang tunay na potensyal at paano sila makakaabot sa finals or para maging isa sa mga representative ng MSC. Pero may naisip akong isang paraan. It is proven effective na gumana sa amin. Well, kung gusto nyong malaman, meron muna akong ipapakita ng video sa inyo at ipaprank ko dito si Haji. At believe me, may kinalaman tong prank na to sa naisip ko. Anyway, enjoy the video. Kembot-kembot muna ako dito. Let's go! Woo! May makapot pala si Haji. Bye. Yung cellphone niya hinahanap. Nasabot siya, nasabot. Ayan yung mga kasabot ko. Hanggang ngayon, hindi pa siya maano. Wala pa siyang kapot. Oo. Wala pa siyang kaibay. Wala pa siyang idea. Haji, pag nakita mo, si Yan yung kumuha nito. Ah, si Steve yung kumuha niya, binigay yung kare. Wala pa din si Haji, oh. Yan, sinisi pa lang ang car. Minay na si Haji. Saan pupunta yun? May nakakita! Gagi, wala sa akin, nandun! Asan? May nakakita, nahulog dun sa ano, dyan sa lapag. Saan? Buti ka mo, may nagsuri. Pang ino. Saan ka pupunta niyan? Ewan ko nga eh. Eh, ba't tumakbo ka pupunta dun? Pinamit ko nga eh, saan ka yun? Paano na saan? May ano, may nakakita dyan, nakahulog. Buti ka mo, ano, may nagsuri, nandun sa ano. Kinabahan ako, promise. Kinabahan kang mabuti. Sa'yo ko, sinapok. Gabi, hindi ako may nakapulot. Tanong mo, hindi naman ako yung nakapulot. Ito ba yun? Hindi. Ito. Sa kabila. Ano oras ma? Ba't tumakbo ka pa alayo? Kala ko dun kayo, nanap ko kayo. Akala ko babalik ka dun sa motor show eh. Ay sa ano eh, sa car show. Kala ko nga babalik ako eh. Buti kami yung nakapulot, nakita. Nahulog dun sa ano, sa bus. Hinabol kami. Ano, binalik mo? Oo, binalik agad. Binalik lang sa may phone ko. Ano? Ba't ko ay dinadala yun? Ano? Nagsasayang ka ng phone? Okay, importante ito ko. Pag nawala ito ko, wala na ako. Ano yan? Katas ng ano yan, di ba? Katas ng M10 finals. M10 na po, M10. S10. S10 ba? S10, no. S10 finals. Then, nag-champion tayo. Kailangan daw, champion eh. Eh di, ano yun? S7 yun. S10, champion. Okay nga, S10 finals. So, ayan, napanood nyo na kung paano yung prank kay Haji. Ito, kabado siya nung hindi niya makita yung cellphone niya eh. Nawala na sa tamang ulirat eh.
tumakbo papunta pa kayo, babalik yata dun sa motor show na pinuntahan namin. Well, bago kami pumunta dito sa area na to, galing kami sa isang car show or motor show pa. Car show, tama. Akala niya, naiwan niya doon, kaya tumakbo siya papunta. Baga kayatang bumalik. But anyway, eto na nga. Anong kinalaman ng video na yun? Nabanggit si akin ni Haji, nabanggit niya sa atin na mahalaga daw yung cellphone na yun dahil yun yung nakuha na namin nung season 10. At isa sa mga naisip kong paraan para tumaas ang chance na umabot ng blacklist sa finals ay yan, yun na yun. Mag-promise ng something na, alam nyo na, something na expensive. Well, nangyari na yan nung season 7. Ang sabi sa amin, pag nag-champion kami, bibigyan namin kayo ng tigi-tigi isang ganito, yung latest model. Diba? At naalala ko, hindi ko alam kung nasama sa video clip yun nung behind the scene eh, nung match point na kami against Execration nung bago pa namin ma-reverse sweep. Sabi ni Ma'am Shu, yung ano natin, di na natin makukuha dahil patalo na kami noon. Well, after noon, nabuhayan ng Rubio team. Ay, oo nga, meron pa pala tayo ganito. Pag natalo tayo, di na natin makukuha. At iyon ang isa sa mga naging susi kung paano namin na-reverse sweep ang Excel. Yung ibibigay sa ating ganito, pag natalo tayo, wala na. At nangyari din yan nung season 10. Nung bago kami sumabak nung week 8, pinramis ni Boss Rada na makaabot lang kayo ng finals. Meron ulit kayong ganito, yung latest model ulit. At ayun na nga, nangyari na ang milagro. Well, hindi siya totaling milagro dahil pinaghirapan talaga namin yun. So, yun yung naisip kong way. So, Boss Try, kung naririnig mo to, alam mo na. Kung gusto mong magbagong anyo ang blacklist pagdating ng playoffs, ayan na. Ayan na ang sagot sa kahirapan. And sa oras na i-post ko to, magamang meron ng champion sa MDL. Sino kaya magcha-champion? Game Lab or Echo? At syempre, meron pang mga theory nga si Boss Rico. May mga conspiracies. Kagaya nun, dahil nawala na daw yung number one dun sa jacket, kaya medyo hirap ngayon ang blacklist. Samantalang dati merong sign na number one dun sa jacket. O, ayan yung ano niya, ayan yung post niya. And yung sa akin naman, yun nga, mag-promise ng something na expensive para magbagong anyo ang blacklist. At palagay ko hindi lang naman to ano, hindi lang naman siya conspiracy. It's somehow scientifically proven. Dahil imagine kung kayo estudyante and then pinrami sa inyo ng magulang nyo, anak, magkaroon ka ng gantong grade, bibigyan kita ng PS5. Diba, talagang paghihirapan nyo, talagang mag-review kayo para tumaas ang grade. And I think it's the same pagdating sa team namin, kung ano yung nangyari at na-achieve namin nung ginawa sa amin yun. Well, hindi na naman nasama sa ano yun eh, sa behind the scene eh, nung nakuha namin yung, nung nakapasok kami sa finals ng S10 eh. Nagsasaya kami nung pagpasok namin sa finals, ah, meron ulit tayong ganito. Pwede yun, pwede, baka gumana. Eh, bawa sa work, applicable din yun. May gusto kang mabili na something na expensive, na luxury bag. Siyempre, mag-OOT ka. Magtatrabaho kang mabuti para makakuha ng mga incentives. Lalo na sa BPO, di ba? Monthly, mayroong incentive sa mga yan. Kaya talagang pinaghihirapan ng mga empleyado yung stats nila. Woo! Kaibot muna tayo. Whee! Hirap kumembot pag may mga kasabay sa harap. Puta. So yun lang guys, next time matapang na akong mag-ride ngayon sa magayo-gayo. Hindi na nakakangagay tong gamit ko, unlike dun sa dati sa Ninja, nakatuwad eh. Pero hindi naman masyadong nakatuwad, pero ganun pa man, nakakangagay pa din pag nagtagal-tagal, mga 2 to 3 hours, mararamdaman ko na yung
sakit ng upper body. Meron dito, upright position, napakasarap. Kahit 5 hours na lang ride, kaya to. Yun lang, hanggang sa muli, paalam.